Naniniwala ka ba sa mga alamat? Ang alamat ay bahagi na ng ating kultura. Ito ay salaysay o kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa ating paligid. Napapaisip ka rin ba kung papaanong nabuo ang lahat ng nilikha sa daigdig? Panoorin natin ang isang halimbawa ng alamat. Ito ay tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Noong unang panahon, may isang sanggol na bigla na lamang sumipot sa isang kagubatan. Walang nakakaalam kung paano napunta ang batang yun doon. Tanging siya lamang ang naroon dahil puro halaman at mga puno ang nakapagpaligid sa kanya. Hanggang isang araw, ay may isang dalagang babae na napadpad doon. Natagpuan niya ang sanggol na umiiyak. Agad niyang pinakain at inalagaan ito. Pinangalanan niya ang sanggol na Pilina. Lumaki si Pilina na isang napagandang dalaga. Si Pilina ay ginawa ng kanyang ina ng isang perlas na kwintas. Ang kwintas na iyon ay kasing ganda ni Pilina at nakalilok dito ang kanyang pangalan. Isang mapayapang araw, biglang nagapoy ang mga puno at halaman sa gubat. Lumaki ito hanggang sa nilamon na nangapoy ang mag-ina. Dumugundong at tagbitak-bitak ang lupa. Karaan ang mahabang panahon, may mga manlalakbay na napunta sa lugar na iyon. Nagandahan sila sa lugar na iyon dahil mukhang kwintas na perlas na kakalat sa dagat, ang isla. Habang nalakbay nilang lugar, may natagpuan silang kwintas na perlas at nakita ang pangalang Pilina. At mula doon, tinawag nilang Pilipinas ang lugar. Naniwala ka ba sa pinanggalingan ng Pilipinas? Ang mga alamat na ito ay tanging gabay lamang ng mga sinaunang Pilipino upang magkaroon ng sapat na kaalaman. Ito rin ay may katumbas na aral na gumagabay sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Sa histok na ito, tutuklasin natin ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa mga pag-aaral. Kung kaya't ang kasaysayan ay sinasabing makagaham sapagkat ito'y naglalaman ng katotohanan at karanasan. Handa ka na bang tuklasin ang pinagmulan ng Pilipinas? Yeah! Tara, i-stalk na natin. Kung titingnan natin ang Pilipinas sa mapa o globo, mapapansing ang mga lugar dito ay magkakahiwalay at napaliligiran ng mga katubigan o anyong tubig, kung kaya't ito ay tinawag na isang arkipelago. Ang Pilipinas ay binubuo ng kapuluan. Ito ay nahahati sa tatlong malalaking pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin ay hinati pa sa malalaki at maliliit pang mga pulo na umabot na sa 7,641. Ang kapuluang Pilipinas ay napaliligiran ng karagatang Pasipiko at ng iba pang mga katubigan. Alam niyo ba mga katok, na kaya tinawag na arkipelago ang Pilipinas dahil ito ay nasa estratehikong lokasyon? Ibig sabihin, ang Pilipinas ay nagiging daanan ng pakikipagkalakalan ng iba't ibang bansa sa daigdig, kaya't napakahalaga ng mga katubigang nakapalibot dito. Ngunit, papaano nga ba nabuo ang Pilipinas bilang isang kapuluan? May dalawang teoryang pinaniniwalaan ang mga siyentipiko at mga heologo. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng teorya? Ang teorya ay ang pag-aaral sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay batay sa katotohanan at pag-aaral na hindi paganap na maituturing sapagkat kinakailangan pa ng mga sapat na ebidensya
kung kaya't patuloy ang pag-aaral sa mga ito. Ang unang teorya ay binuo ni Dr. Bailey Willis, ang teoryang bulkanismo. Nakakita ka na ba ng bulkan? Sinasabing noong sinaunang panahon, ang bulkang ito ay nasa ilalim ng karagatang Pasipiko. Sa ilalim ng bulkan ay mayroong kumukulong tila mainit na putik na kung tawagin ay magma. Nakakita ka na ba ng sinaing na kumukulo? O yung bigas na niluluto na kapag kumukulo ay umaapaw? Sa sobrang pagkulo ng magma sa ilalim ng bulkan, sumabog ito na nagdulot upang kumalat ito sa karagatang Pasipiko at naging tuyong mga lupain. Tandaan mga katok, na ang konsepto ng magma at lava ay magkaugnay ngunit magkaiba. Tinatawag na magma ang kumukulong tila putik sa loob ng bulkan, ngunit kapag ito ay sumabog at lumabas mula sa bulkan at natuyo, ito ay tinatawag ng lava. Ang pagputok ng bulkan ang naging sanhi sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas. Upang patunayan ang katotohanan sa likod ng teoryang ito, ay pinag-aralan ng mga dudubhasa ang mga batong matatagpuan sa mga kabundukan ng Pilipinas at ang mga batong matatagpuan sa ilalim ng karagatang Pasipiko. Napatunayan ding ito ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay kabilang sa rehiyon sa paligid ng karagatang Pasipiko kung saan aktibong sumasabog ang mga bulkan. Kung kaya't nararanasan natin ang mga paglindol at iba pang mga gawaing nagaganap sa ilalim ng lupa. Naniniwala ka ba sa teoryang bulkanismo? Suriin naman natin ang teorya ng continental shift. Mahilig ka bang kumain ng pizza? Ang daigdig daw noon ay sinasabing isang malaking kontinente gaya na isang buong pizza. Namnagkahiwa-hiwalay dulot ng paggalaw ng lupa sa ilalim ng tubig. Kaya't kung mapapansin natin sa mapa o globo, ang bawat kontinenteng ito ay tila mga piraso ng puzzle na magkakarugtong. Sa kasalukuyan, pinaniniwalaan ang paggalaw ng lupa sa daigdig ay nagpapatuloy at sinasabing sa pagdating ng panahon ay muli itong magkakadikit-dikit. Nung natuklasan mo na ang dalawang teorya sa pagkakabuo ng Pilipinas, ano ang higit mong pinaniniwalaan? Hanggang dito na lamang mga katok, naway lumawak at lumalim ang inyong kaalaman sa pag-unawa sa inyong bayang sinilangan. Hanggang sa muli, paalam!